Ang magandang balita ayon kay Marcos, unang kabanata. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita." Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat Jesus sa Kapernaum. At nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami buksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, "Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ng masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya." Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan,
sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. "Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki, ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako.